Paalala ito sa lahat ng mga OFW na umuwi kahit pa may mga emergency reason. Na kapag may pagbabago sa inyong employment status, for example, nag-change employer, ay required or kailangan kayo magpa-verify ng kontrata bago kayo uuwi sa Pilipinas. Dahil marami na tayo mga kababayang OFW ang nag-share sa atin na hindi na sila nakabalik sa abroad dahil nga hindi sila nakapag-verify ng kontrata nung umuwi sila sa Pilipinas. Dahil nga hindi naman daw expected yung pag-uwi nila dahil nga for emergency reason. Guys, hindi rason ang emergency reason para hindi kayo magpa-verify ng kontrata bago kayo uuwi sa Pilipinas. Dahil hindi nyo naman pwede irason sa immigration na may emergency reason kayo kaya hindi kayo nakapag-verify at hindi kayo nakakuha ng updated OEC. Dahil kahit umiyak kayo at maglupasay sa harap ng immigration, ay 100% ay i-offload nila kayo. Pwera na lang kung balik manggagawa kayo at makapag-acquire ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer, ay hindi na kailangan ng polo verified contract. Pero kung nag-change employer kayo, ay required magpa-verify ng kontrata. Pwede naman mag-walk in one day before flight kung nandito kayo sa United Arab Emirates, dadalhin nyo lang inyong plane ticket at ang kumpletong requirements. Pero kung nasa ganito kayong sitwasyon na nakauwi kayo sa Pilipinas for emergency reason at nag-change employer kayo at hindi kayo nagpag-verify ng kontrata, may dalawa kayong pwedeng gawin para makakuha ng updated OEC. Una guys, ay kailangan nyo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo. Pero mas maganda sana kung sa main office or Ortigas kayo sasadya dahil nandoon ang main branch. Dahil marami na rin naka-experience ng parehong sitwasyon na tinuro sila sa main office. Pero karamihan naman din ay na-approve kahit sa regional office. Pero mas maganda kung sa head office kayo sasadya dahil mas mabilis ang approval. Kikiusap lang kayo na bigyan kayo ng exit clearance at ipapakita nyo lang ang proof ng pag-uwi nyo as emergency. For example, death certificate ng kapamilya nyong namatay at ang inyong valid contract, visa at ang inyong passport. Dahil minsan ay inaalaw naman yan at mabibigyan nila kayo ng exit clearance. Pero kung na-reject kayo sa POA at hindi kayo pinayagan makakuha ng exit clearance, may isa pa kayong pwedeng gawin. Pwedeng ipa-verify ng kaibigan nyo, kasamahan sa trabaho or ng inyong mismong employer ang kontrata nyo sa polo office as representative. Dahil guys, inaalaw yan sa polo. At after ma-verify ang kontrata nyo, ay isesend sa inyo ito scanned copy sa pamamagitan ng email or WhatsApp. At ipapaprint nyo ito sa Pilipinas at yun ang dadalhin nyo sa POA para makakuha kayo ng updated OEC. Pero kung pareho sa dalawang yan na hindi kayo nakakuha ng updated OEC, na na-reject kayo sa POA at wala kayong pakikisuyo ang representative sa ibang bansa, ay sad to say guys na sasabihin kong hindi na kayo makakabalik sa abroad or sa pinagtatrabahuan nyo sa ibang bansa. Kaya importante kapag uuwi kayo sa Pilipinas kahit pa for emergency reason, lalo na kapag nag-change employer kayo, ay magpa-verify kayo ng kontrata sa polo office kung sa bansa kayo nagtatrabaho para hindi kayo magka-problema kapag pabalik na kayo. Napakaraming nagtatanong ng mga OFW dito sa Dubai at iba pang Emirates tungkol sa website ng Polo Dubai. Hindi na daw kasi ito mabuksan. Ang sagot guys ay yes, hindi na talaga mabubuksan ang dating website ng Polo Dubai dahil nag-launch na sila ng panibagong website na yung dating polodubai.org ay ngayon ay mw.org na. Ilalagay ko sa description ng video na ito yung tamang link para hindi na kayo magkamali. About naman sa scheduling or pag-secure ng appointment sa Polo Dubai, kung wala kayong makuhang appointment slot online, ay allowed naman kayo mag-walk-in one day bago ang flight nyo pa-uwi sa Pilipinas. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kumpletong requirements. Kung natapat naman na Monday or weekend ang flight nyo, ay pwede na kayo mag-walk-in ng huling Thursday or Friday bago ang flight nyo. Pero kapag weekdays ang flight nyo, ay allowed lang one day before flight mag-walk-in. About naman sa mga requirements na kailangan dalhin ng mga skilled workers, household workers at ng mga sea-based workers dito sa UAE. So unahin muna natin ang mga skilled workers.
na dati apat na requirements ang kailangan nyong dalhin, pero ngayon ay tatlong dokumento na lang. Number 1, ang inyong employment valid contract. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong visa. Pero dito naman guys, sa United Arab Emirates ay Emirates ID na ang visa natin. Kaya sa mga nagtataka na wala nang tatak ang passport nyo, ay yung Emirates ID na ang ipapaxerox nyo at dadalhin nyo sa Apollo Dubai. Take note guys na magdala kayo ng 2 sets photocopy ng mga dokumentong nabanggit. Dahil yung isang set ay kukunin ng taga-Apollo at yung isang set naman ay ibabalik sa inyo na may tatak as Apollo Verified Contract. Ang inalis or binawas sa list of requirements is yung Certificate of Employment na dati ay required. Pero guys, kung makakapagdala kayo ng Certificate of Employment ay mas maigi dahil baka hanapin ito kapag nagpa-member or nagbayad kayo ng inyong OWA membership. Sa mga may basic salary na below 1,500 dirham, mapa household workers man or skilled workers, ay kailangan nyo ito ipa-amend or ipabago sa inyong employer. Dahil guys, hindi yan i-verify sa Apollo Dubai. Kapag naman magkaiba ang posisyon nyo sa inyong kontrata at visa, ay kailangan nyo na explanation letter galing sa inyong employer. Pero guys, hindi nyo naman kailangan gumawa ng napakahabang statement dahil base sa briefing namin nung nagpa-verify ako noon sa Apollo Dubai, ay ang ipapalagay mo lang sa inyong employer na statement is no other visa available at signature at mga contact details ng inyong employer. Basta guys, nakalagay ito sa formal document, hindi yung sinulat lang na kamay na basta lang kayo nagpirmahan. Pumunta naman tayo sa mga requirements para sa mga household workers. Number 1, ang inyong valid contract. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong visa or Emirates ID. At number 4, ang inyong addendum form. Meron akong downloadable forms na addendum form na ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi na kayo mahirapan kumuha nito. Sa addendum form pala guys, para sa mga household workers, kung wala naman kayong agency, ay kayo lang ng employer nyo ang pipirma doon. Iwanan nyo lang na nakablanko yung dalawa sa baba. Pag naman naka Abu Dhabi visa kayo at naka-assign kayo sa Dubai, ay kailangan nyo lang magdala ng additional requirements kagaya ng electric bill ng inyong employer or tenancy contract na nakapangalan sa kanila. Pumunta naman tayo sa mga sea-based worker na nakabase dito sa Dubai or sa UAE. Tatlong dokumento lang din ang kailangan nyong dalhin. Number 1, ang inyong valid employment contract. Number 2, ang inyong valid passport. At number 3, ang inyong visa or Emirates ID at 2 copies din guys ang dadalhin nyo. Ilalagay ko din lahat ng mga detalye ng mga nabanggit ko sa description ng video na ito para mabasa nyo rin. So yan guys ang mga requirements na kailangan nyong dalhin kapag magpapa-verify kayo sa Apollo Dubai para sa mga skilled workers, household workers at sa mga sea-based workers na nakabase dito sa Dubai. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!